Hi everyone, welcome to the first ever episode of my podcast. Yes, may podcast na po tayo, and the reason why I did this, kapag kasi sa video, magulo yung background, and then very conscious ako sa paligid ko, sa mukha ko at times. And I just want a carefree conversation with all of you. So I have decided to do a podcast instead. So nakikita nyo naman po sa ating screen, ang ating verse. It was from the book of 1 Timothy chapter 6 verse 10. Okay, para sa kaalaman ng lahat, ang Timothy po ay sinulat ni Apostol San Pablo when he was touring ba yun? Noong naglalakbay siya sa Roma at sa mga karatig bayan para mag spread ng gospel. So yung 1 Timothy, sinulat niya yan para kay Timoteo. Si Timoteo ay isa sa kanyang mga tagasunod, and bata lang siya. Actually, pastor siya. Batang pastor sa Efeso. Ephesus ay isang lugar din doon. So, itong Timothy, 1 and 2 Timothy, ay sinulat para sa pangaral sa mga church leaders, sa mga namamahala sa church. So, isa na nga po doon si Timothy because he was a pastor, batang pastor. Okay. And meron nga po doon na verse, yung chapter, sa isang chapter, sa chapter 6, verse 10, na ang sinasabi po ay, the love of money is the root of all kinds of evil. Sa Tagalog po, ang pagmamahal daw po sa salapi ay nag-uugat sa lahat ng uri ng kasamaan. Lahat po ng uri ng kasamaan. So, the love of money, ang pagmamahal sa salapi, is the root of all kinds of evil. Gusto ko lang din pong linawin, no, na hindi naman yung pera mismo ang nagiging ugat. Actually, ang pera po ay neutral. Ilapag mo lang siya dyan, wala naman gumagalaw, hindi siya gagalaw at hindi siya makakakilos sa sarili niya. So it's not really the money, but the love of money. Para po malinaw bago tayo magsalita. So unknowingly, tayong mga tao ay nakakagawa tayo ng mga bagay, hindi natin alam, masama na po pala. So let me just give you some warning signals kung paano po malalaman na nagmamahal na po pala tayo sa pera. Yes, there are siguro 4 or 5. Hindi po kasi ako nagno-notes. Nasa utak ko lang lahat. Actually, I've been rehearsing this episode for a couple of weeks now. So, yes. Nag-pray tayo sa Holy Spirit na talagang mangibabaw po sa atin ngayong oras na ito, no? And, okay, number one, paano mo malalaman kung nagmamahal ka na sa salapi, sa pera? Number one, you are being obsessed in getting rich. So, ano po ibig sabihin yan? Obsessed ka na daw sa pagpapayaman. Actually, yun pong drive, yung ambition and dreams, hindi naman po yan mawawala sa atin. And there's nothing wrong with that. Ang masama po is yung obsession.
lahat naman po yata ng obsession ay masama, hindi po ba? Lahat ng sobra masama. And paano mo masasabi na obsessed ka? Well, for me, obsession ay wala ka ng pakialam kung meron kang nasasagasaang tao along the way. Basta ikaw ay kumita, basta ikaw ay maging successful. So, hindi mo na iisipin yung sasabihin ng iba at hindi ka na rin nagkakaroon ng time with your loved ones. Like for example, inaya ka ng anak mo to go to the mall or to watch a movie ng asawa mo, ng date. Nawawalan ka na ng time for them. Buti sana kung once or twice lang, but if it's a habit na nami-miss mo talaga yung mga affairs and events sa buhay ng pamilya mo ay para magpayaman or para magtrabaho, ay doon na po natin tanungin yung sarili natin, baka nagmamahal na tayo ng salapi. So yan po ang number one, obsession in getting rich. Number two, wala na po tayong contentment, no? And okay din naman po na mag-diversify. Like, ikalat mo yung pera mo into different investments. As long as it is legal, as long as pinag-aralan mo. Nangyari po kasi sa amin na one time, no, that was siguro 2020, na nasilaw din kami sa figures ng kikitain, and nag-push kami doon sa offer na yon, and naawa po ang Diyos sa amin, at God is merciful and loving and forgiving, kaya naayos po namin yung problem namin before. And thankfully, ngayon po ay going smooth na, at hindi po kami pinabayaan ni God na talagang mawala yung business. And ang nangyari po was, o-offeran tayo ng ibang tao ng mga malalaking kita. And then, dahil wala kang pera, ay igagrab mo yon without really understanding the concept of the business or yung mga kailangan ayusin doon, kailangan gawin. So we thought, at alam ko may iisip nyo rin na saka na pag-aralan, basta kumita muna ng kumita, and that, my friend, is very wrong. So hindi po, kapag too good to be true and you're not exerting an effort, hindi ka nahihirapan sa negosyo mo, ay red flag na po yan para tayo po ay umayaw at wag na siyang i-grab, no? Let us be content with what we have, kasi may pangako naman si God na He will supply everything that we need. Okay po? So lahat ng pangangailangan natin ibibigay ni God. So what you have right now, be content. Not naman to the point na hindi ka na magtatrabaho or magsisipag. So iba din naman po yung usapan yon, right? So you have to do your best. You have to do what is right sa business mo or sa trabaho mo. Pero be content din na huwag kang magagrab ng mga too good to be true na businesses offers. Or kahit anong offer yan, dapat pinag-aaralan. So yun po ang number two natin. Walang contentment ang tao. Ibig sabihin, nagmamahal na siya sa salapi. Okay, let's move on to number three. Number three, nakakalimutan na natin yung source. Nagiging self-sufficient na ang tao. Ano po ba self-sufficiency? Feeling niya, dahil sa sarili niyang lakas or kakayahan, kaya siya maraming pera.
totoo naman po na talagang pinagtatrabahuhan ang bawat sentimo, no? Pero kapag nakakalimutan mo na yung source, doon na po tayo pumapalpak. Sino po ba ang source ng ating lahat-lahat? Actually, lahat-lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, no? Hindi natin pwedeng ipagmalaki na gumigising ka ng maaga para magtrabaho, para mag-aral. Sino po bang gumigising sa inyo? Diba si God? Diba? And hindi mo maipagmamalaki na dahil sa talino mo, kaya ka na po promote, kaya ka tumataas sa business ladder or sa company's ladder of success ninyo. So, kanino po ba galing yung talino nyo? Ako guys, personally, na experience ko na akala ko sobrang galing ko na sa memorization. Because when I was in grade school hanggang college, ay talaga naman pong expert tayo sa pag-memorize. Hindi naman siya photographic memory, but I was good. But now, sinasabi ko po sa inyo, no, si God ang nagbibigay, si God ang nag-aalis. And yung memory ko ngayon, seconds lang. Alam ko yung sasabihin ko like 5 seconds ago, ngayon hindi ko na maalala. And noong una I was scared. Pero ito yung gusto ni God, so be it, diba? And ngayon even my other phone numbers of my children, hindi ko po siya nakakabisado. And this is something na okay lang. Kasi ito yung decision ni God. Hindi ko pala pwedeng ipagmalaki yung talino na meron ako because God can take it away from me, from us. So wag po natin ipagmalaki na dahil sa talino mo, kaya ka successful. Okay? And then yung kakayahan mong pumasok na maaga, if you are nasa field work, yung lakas ng katawan mo, hindi din po natin yan pwede ipagmalaki kasi ang health natin ay nagmumula lang sa Panginoon, ang ating good health. So, ang ibig ko pong sabihin dito ay what you have right now is not entirely yours. Well, actually, it's not yours. Totally not yours, no? Kasi galing po yan kay God. So, lahat ng biyaya na meron ka ay from God. Ang tanong, ano po ang gustong ipagawa ni God sa biyaya niya sa'yo? And that was the question. And yan po dapat ang tinatanong natin palagi sa bawat oras sa buhay natin. Well, isa lang naman po ang gusto ni God ay yung magbigay, ay yung mga bagay na nagbibigay papuri sa kanyang pangalan, sa kanyang kaharian. So, paano ba natin ma-i-flex si God sa ating mga biyaya? Paano ba natin maipapakilala si God sa ibang tao through our blessings, through our biyaya, no? Kasi yun ang gusto niya, mabigyan siya ng praise every single moment. So, isa lang naman din po yan. Yung blessings niya na binigay sa'yo, well, we should share it with other people. Share mo yan sa church, share mo yan sa ibang tao na nangangailangan because it's not yours. And maging practice din po sana natin na when we give to people, pwede naman po nating sabihin na yan, hindi yan galing sa akin, galing yan kay God. Kasi napakasarap na makilala nila yung Panginoon through us, di po ba? So, yun po ang gusto ni God, yung
makilala siya ng maraming tao. And yun daw po dapat ang ating gawin sa mga resources na binibigay ni God sa atin. So whatever it is, your talent, share it with others. Diba? Yung talino mo, share mo sa iba. Yung salapi, yung pera mo, share mo sa iba. And by the way, wag din po ma-mislead, no? When we give to church and hindi naman natin ino-obey si God, it is useless lang din. Kasi si God mas gusto niya yung obedience natin more than our offerings. At yan po ay nakasulat. So kung hindi mo naman sinusunod ang mga utos ng Diyos at nagbibigay ka sa simbahan ng kung magkano, ay hindi po yan ang gusto niya. Ang gusto po niya ay ang pagsunod po ninyo. And then, kung nasusunod mo siya, then you offer. You give to church. Di po ba? So, hindi po pwedeng nagbibigay ka lang, pero masama yung ginagawa mo. Nakikita po yan ni God at hindi po natin yan pwedeng i-deny sa Kanya. And yun po. So, if you give to church, kailangan mo ding sundin si God. Okay po? Next is number 4 na tayo, no? We are tempted to sin. Yan po ang number 4 warning signal. Warning signal number 4 is you are tempted to sin. So dahil nga po ayaw na natin mabawasan yung ating kayamanan, nakakaisip na tayo ng iba't ibang pagkakasala para hindi siya mabawasan. So isa lang naman po nasa isip ko, yung tax evasion or yung hindi pagbabayad ng tax or hindi pagbabayad ng tamang taxes. So kung matatandaan po ninyo sa inyong mga Bibles, it was written na si Jesus, ibigay mo kay, tinanong kasi siya, tinest siya, tanong sa kanya, ano daw ang stand niya sa pagbabayad ng tax or ng buwis. Well, ang sagot ni Jesus, na kina-amaze nila, akala kasi nila babawalin din ni Jesus yung pagbabayad ng tax. Well, ang sabi ni Jesus, you give to Caesar what is due to Caesar. Kung ano daw ang due mo doon sa government, ay ibigay mo sa government, which is Caesar Augustus during Jesus' time. Tama ba ako? Caesar Augustus ba siya? So, correct me if I'm wrong. So, yun po. We should pay the right taxes, and thankful din po ako we are able na to put up our corporation, and yes, magbabayad po kami sa ng tamang taxes, and sana din po lahat din ng mga employees and businessmen, businesswomen, magbayad din po ng tamang taxes, because yun po ang commandment sa atin ni Jesus, no? So, yun lang po. Ano pa ba yung mga temptation para magkasala? Like yung mga o-offeran ka na manloko ng client or mga scam ng client, because, again, easy money. So, i-offer sa'yo na mag-i-scam kayo. So, naiisip mong i-grab, ay wag na po. Kasi lahat din naman po ng pera na galing sa kasamaan ay sabi nga sa Bible, sa destruction lang din po mauuwi lahat. So, useless lang din po kung gagawin nyo ito para yumaman. So,
those are my four warning signals para malaman kung nagmamahal na ang tao sa salapi. And gusto ko pong i-add na sabi din sa Bible, sabi ni Jesus, na napakahirap para sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Imagine yung mas madali pa yung camel na makapasok sa butas ng karayom kesa dun sa mayayaman. Imagine the impossibility of that. So, pero wag po kayong matakot na maghanap buhay, magpursige, magsumikap, as long as you are doing what is right and what is pleasing to the Lord, well, magiging successful po ang inyong business, ang inyong buhay. And also, kapag hindi pa kasi time for you to be successful, maybe meron pang hinohone or meron pang inaayos or gustong ayusin mo sa buhay mo si God, no? Like when you have enough money tapos gusto mo magka-savings, like sa amin po, sapat po yung biyaya ni God for us, but then we wanted a lot of money pa for our savings. Pinag-usapan namin mag-asawa na hindi tayo binibigyan ng so much or too much ni God. Siguro dahil meron pa siyang gustong baguhin sa akin or sa asawa ko. Meron pa siyang gustong baguhin natin sa ating lifestyle, the way we spend money. And yun po ang realizations namin. Kasi si God hindi naman yan dadamot ng biyaya. Actually, sobrang biyaya ang meron siya sa kanyang kaharian, ready na i-shower niya sa ating mga anak niya, no? Kaya if sa ngayon ay feeling mo ay kulang or sapat, actually never siya magkukulang. Pero kung feeling mo sapat lang yung meron ka ngayon, ask yourself, baka may gusto pa si God na baguhin sa ugali mo. Baguhin mo sa ugali mo. Like you have to siguro magtipid, mag-budget. You have to stop buying unnecessary stuffs. Kahit meron ka na, bibili ka pa ng mas bago. And that, my friend, is something na aking inaayos sa kasalukuyan para kay God and to give glory to Him always naman. Dapat yun ang ating pakay dito sa mundo, ang pasayahin si God, ang sundin si God, no? And magugulat na lang po kayo, magsha-shower siya ng so much or too much blessings kasi sobrang dami niyang blessings ready to shower upon us, no? Kaya lang niya yan hindi binibigay because yun nga, baka hindi ka pa ready. Or napag-usapan namin mag-asawa, baka naiisip ni God if He gives us too much money, baka mabago yung ugali natin. Kasi possibility din po yan eh. Sa ngayon, hindi namin naiisip na magbago kami kapag sumobrang dami ng pera namin. Pero kami yun. Tao lang kami, nagkakamali. So, ang pinaka-perfect talaga ay yung pag-iisip ni God. So, nakikita niya yung future eh. Baka nakikita ni God na kapag binigyan niya kami ng sobra-sobrang pera, ay mapalayo kaming mag-asawa sa Kanya. So, yun po yung mga possibilities. So, don't be sobrang matanong kay God na bakit hanggang ngayon wala kang biyaya. Ask yourself first, ano yung gustong baguhin ni God sa buhay mo? Okay? So, yan po ang mga realizations. It's very important to meditate. Magkaroon ka ng alone time para maisip mo yung mga ganong isip na
Bakit kaya wala pa akong blessings? Baka may mali sa akin. Or baka hindi pa ako binibigyan ni God kasi nakikita niya someday pag dumami yung pera ko ay malalayo ako sa kanya. So yun po, sana magkaroon kayo ng time talaga, alone time with the Lord. Kasi sobrang busy ng tao ngayon when we wake up, cellphone, tapos CR, then kakain, maliligo. Nawawala na ng time kay God. Actually, sinisingit nga lang ng iba yung pagpipray eh. And parang 1 minute lang. Sana you'll have a real conversation with God. No matter how long it is, nagpipray kami for every day, siguro mga 30 minutes. So, yun po ang aming prayer life. And, syempre, iba pa yung mga personal, yung mga tigi-tigi sa naming prayers. But it's very, it's a must to have a prayer life with God. And, yun. And, bago tayo mag-end, gusto ko din po palang linawin na ang pagmamahal sa salapi ay different from managing your finances well. Bilang Kristiyano po kasi yung mga biyaya ng Diyos, pahiram niya sa atin yan. Yung pera, pahiram lang niya yan. Anything that we have ay hiram lang. So tayo bilang managers, tayo nagmamanage ng mga pahiram ni God, dapat i-manage natin ng maayos. Doon na po papasok yung budgeting, doon na po papasok yung ililista mo lahat, and then ililista mo yung income, ililista mo yung expenses mo, na yun po ang ginagawa namin ngayon. Yun po ay ibang-iba sa pagmamahal sa salapi. Okay po, so sana what God is giving us, we share to others, we manage well, we do a budget, and yes, be content with what you have, and wala po tayo may pagmamalaki, hindi po sa sarili nating kakayahan, kaya tayo mayaman. Let us always remember that. So, until our next episode, I had a great time talking with you guys. And once again, my name is Tutay, or Aileen Jo. Kung ano po ang gusto nyong itawag. And thank you for listening. And sana ma-share din po sa iba. At sana meron isa or dalawa po na nakikinig or na nakinig na mapalapit po kay God because of this video. And have a great week ahead. I know it's Tuesday. I'll see you on my next episode here in podcast. Bye guys!